So yan, magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer Jom Ligia. Welcome back to my channel. So sa araw na ito, ay pag-aaralan natin ang patungkol naman sa strength of materials at ang mga fundamentals nito. So sa aking video na isa na nai-upload dito sa aking channel, ay pinag-aralan natin ang patungkol sa simple stresses at normal stress. Patungkol ito sa subject ng statics. Dito sa strength of materials ay dudugtungan lang natin ang topic na yon upang mas maunawaan natin ang kasunod na topic ng engineering mechanics or statics na patungkol na tayo sa strength of materials. Kung ating matatandaan ay meron tayong tinatawag na normal stress. Normal stress is perpendicular to the area. So ngayon naman, since natapos tayo sa normal stress na pinaliwanag ko sa inyo yung formula nun na F over A, wherein perpendicular lang naman yung puwersa dun sa resisting area, dito naman sa ikalawang type ng stress, ito ay tinatawag na shear stress, wherein shear stress is denoted by the formula V over A, at yung symbol ng shear stress ay yung T na may usli sa magkabila, wherein symbol na to ay tinatawag na tau. So, shear stress, forces parallel to the area resisting the force cause shearing stress. It differs to tensile or compressive stresses which are caused by forces perpendicular to the area on which they act. Shearing stress is also known as tangential stress. So, alam naman natin yung pinagkaiba na nung dalawa. So, pag sinabing normal stress, perpendicular, pag sinabing shear stress, keyword is parallel. So, makita natin yan guys, yung diagram or figure ng single shear at double shear. So, credits to matalino.com for having this figure. Sa itaas, makita nyo dyan, single shear, sa ibaba yung double shear. Pagkakaiba lang nila, nadagdagan lang ng isang board or isang area sa gitna. Sa single shear, meron kang forces na opposite sila with each other. So, for example, yung sa itaas, magkapatong lang na tabla yan. Tapos, meron kang butas sa gitna. So, yung butas na yon, well, limbawa ng rivet ka dun, ay magkukos iyon ng shearing stress. Kasi meron kang dalawang puwersa na nagre-resist sila doon sa iyong resisting area na parallel sa kanila. Yun yun. Sa double shear naman, dagdagan lang ng isang tabla sa gitna or isang figure. Kita nyo, naging tatlo yan. So, dalawa sa kaliwa at isa sa kanan. At meron ka pa rin rivet dyan. So, yun lang yun. Magka-times 2 ka lang doon sa area mo. Kaya ayun yung magiging kaibahan yan pagdating sa formula. Pero gayon pa man, since doon lang naman yan sa magkakaiba nila ng formula, doon at doon pa rin magkakamap yan sa direct shear na tinatawag. So mamaya pang nag-solve tayo ng problem regarding direct shear, makikita nyo yung kung paano mag-solve ng patungkol sa shear stress. Wherein, meron tayong example doon na single shear. So, sa double shear, ipapaliwanan ko na lang mamaya kung paano magka-come up sa sagot ng double shear. So, next. So, meron pa tayong isa na under ng direct shear. Yung pangatlo, natawag natin punching shear. Suppose, meron tayo ditong figure. Ayan, pinapakita ko sa inyo yung figure. Meron kang board na nag-punch ka doon, nag-apply ka ng puwersa na P, so pababa yun, automatically mabubutas yun, di ba? Kaya ka nga magpa-punch. So since magpa-punch ka, kukonsider mo ngayon doon yung A sub S or circumference of the hole times the thickness of the plate. So, yung area ng shearing. Kasi direct shear siya, di ba? Kapag direct shear guys, wala itong involved na angle. Kaya siya tinatawag na direct shear. Which is in direct shear, under niya yung punching shear mo. So, consider mo yung thickness ng plate
and consider mo yung circumference ng butas. Kaya magiging formula mo dyan, tau is equals to p over pi dt or p over a sub s. A sub s, area of shearing. So, nabanggit ko na yung tatlo na under ng direct shear. Ngayon naman, is dadako tayo dun sa ikalawang klase ng shear stress na tinatawag natin indirect shear or tinatawag natin induced shear stress. So, ito naman, makita natin guys, meron tayong figure dito. Yan. Na rectangular siya. Nagkaroon ka ng theta sa gitna. Siyempre, meron kang joint. Suppose, meron kang magkabila na persa P na nag-resist both sides. Tapos, pag ina-isolate mo yon, kung makikita nyo yung kinat na portion, meron ka dong P sub S na tinatawag. So, meron ka dong shearing stress. Yung P sub S na yon guys, yun yung pwersa na shearing dun sa area. Kasi yung shearing area mo, yung pahalang. Kaya magkakaroon ka dyan ng isolation ng pwersa mo. Yung P mo, ma-isolate siya into 3. Meron kang normal force o P sub N mo. Meron kang yung P, na mismong yun yung pwersa mo sa gitna. Tapos meron kang P sub S, yun yung ano mo, yung shearing force mo. Tapos yung theta na yun, mag-act yun doon sa pagitan ng P sub S at ng pwersa mo na nag-act doon sa mismong gitna. So since yung area mo is nagkaroon ng pahalang o nagkaroon ng angle, hindi siya pantay, mangyari dyan, mag-consider ka ngayon ng trigonometry dyan. Suppose makita nyo yung triangle na A sub S. Yung A sub S mo, yun yung area of shearing. Which is, meron siyang certain angle theta mula sa horizontal axis mo. So yung A mo, yun yung pa-straight na linya. Kaya consider mo dyan, kung A sub S ang kukunin mo from trigonometry para makuha ang sine theta, di ba? Sine theta is equals to A over A sub S. So, kunin mo doon yung formula. Kaya magiging formula mo is A sub S equals to A over sine theta. So, doon naman sa triangle na nasa ibaba, yung P sub N is vertical o sa y-axis. Yung P sub S mo is yung shearing force mo, which is nasa horizontal siya. Yung P mo, yun yung magiging resultant. Kaya mangyari dyan, P cosine theta is equals to PS. Therefore, if shearing stress is PS over A sub S, kukunin mo dun, diba? May given ka na PS equals to P cosine theta, and meron kang A sub S na A over sine theta, substitute mo sila dun. So, kaya meron ka dyan, tau is equals to P cosine theta over A sine over sine theta is equals to T is equals to P cosine theta sine theta. Kasi haangat yung theta mo na nasa ibaba. So, remembering trigonometric identity, since sine 2 theta is equals to 2 cosine theta sine theta, magkakamap ka sa sine 2 theta over 2 is equals to cosine theta sine theta. Kaya mangyari dyan, may isa pa tayong identity sa trigonometry na 1 up sine 2 theta is equals to cosine theta sine theta, tapos ilapat mo doon sa equation ng shearing stress wherein tau is equals to P times 1 of 2 sine 2 theta over A or tau is equals to P sine 2 theta over 2A. So yun yung formula. So mamaya makikita nyo kung paano natin ginagamit yung mga formulas na yan upang mas maunawaan nyo, kasi pag pinaliwanag lang siya ng walang pagsusolve, mahirap siyang unawain. So, dadako na tayo guys sa pag-solve ng following problems patungkol sa basics ng strength of materials. So, meron tayong solve dito na isang problem muna regarding normal stress upang ma-refresh kayo sa ating subject matter ng statics and also strength of materials. So, let's go. Let's solve for the following problems regarding basics of strength of materials. So, gaya na nabanggit ko kanina, mag-solve muna tayo ng isang problem regarding normal stress upang tayo ma-refresh sa ating topic for this video. So, number one, about normal stress, determine the largest weight
that can be supported by the two wires AB and AC. The working stresses are 100 megapascals for AB and 150 megapascals for AC. The cross-sectional areas of AB and AC are 400 square millimeter and 200 square millimeters respectively. So consider natin itong diagram na to, guys. Meron tayong dalawang cable. Cable AB and cable AC. So supported nila yung weight mo na W. So meron silang certain angle, yung segment AB or yung chord na AB na yon is 30 degrees mula doon sa horizontal axis sa mismong linya nagpapastro sa point A mo, and yung AC naman is 45 degrees. So ang tinatanong dito is yung largest weight na pwedeng masuportahan nitong wire AB at wire AC. So given, binigay dyan guys yung normal stress nila. Stress AB is 100 megapascals. So yung stress na nag-act dito. Binigay din yung stress AC or sigma AC. Sigma kasi yung designation nito. So 150 megapascals para dito. Tapos binigay yung area ng wire AB mo. Yung cross-sectional area yun ng wire kasi bilog. 400 square millimeters. Tapos sa AC naman is 200 square millimeters. So consider the free body diagram. So yung FAB mo, papunta siya doon. FAC papunta doon. So 30 degrees, 45 degrees. X-axis, Y-axis. So, solve natin. Unang gagawin dyan is kunin mo muna yung summation ng forces. Along X, we have summation of force along X is 0. Diba sa equilibrium, pinagbabasayan natin, kapag equilibrium, yung summation ng forces mo is 0. Kaya, kung titingnan mo, ano ba yung mga force na nag-act sa X-axis? Unahin natin, FAC. FAC, papunta ka doon, so positive yon sa quadrant na yon. Kaya mangyari dyan, FAC cosine 45. Bakit cosine 45? Kasi kung saan nakalapag yung angle natin, yun ang cosine niya. Since dito naman nakalapag yung theta na 45 degrees, dito yung cosine niya sa X. Kaya cosine 45 yun. So yun yung pinakamadaling approach para sa pag-identify ng cosine and sine. So pag kayo nahihirapan, ganun lang kasimple yun. Kung saan nakatapat yung theta, yun yung cosine niya. Mapa-X o mapa-Y man yun. Kaya dito, since consider mo yung x-axis, cosine niya yung 45 degrees dito. Tapos, anong gagawin? Positive to, dito ka naman sa kabila. Ano yung sine convention ng force AB mo? So, negative yon, kasi negative x-axis papunta dito sa quadrant na to. Kaya, FAB cosine, anong cosine naman ng ano? 30 degrees. So, equals 0. Kasi, gusto mo mapanatili ang equilibrium. So, let's consider this as equation 1. Nagamit tayo dito guys ng ano, ng systems of linear equations. Kaya, panoorin mabuti. So, sa F of, ano naman, F of Y naman, forces along Y, 0. So, bisan lang natin konti. FAC, so ginamit na natin yung cosine, dito naman sine. Kasi wala na dito yung buka niya. So, sine 45 minus, ano pa yung nag-act sa y-axis? Yung W, pababa. So, minus W. Plus, pataas, FAB sine 30. Yun. Is 0. So, equation 2. So, may dalawa ng equation. So, gamitin mo muna itong mga binigay na condition. So, using
using Sigma AB na 100 megapascal, tapos area ng AB na 400 square millimeters, kunin mo doon yung FAB mo. So, since stress is force over area, FAB is equals to stress AB times area AB. Yun yan. Next mong gagawin is substitute. So, FAB, ano ba yung stress AB mo? 100 newton per millimeter squared kasi megapascals times area AB 400 square millimeters. Kaya mag-cancel out millimeters, matira newton. So, FAB, calculate natin. Meron kang 40,000 newtons. So, magamit mo ito mamaya pag kinuha ang weight W. So, label mo to. So, A. Gagawin mo naman, since meron ka ng FAB, substitute mo to sa equation 1. Upang makuha mo ang ating FAC. Kasi yun ang pinakamadaling approach dyan. So, using 1, so FAC cosine 45 minus FAB 40,000, diretso na natin, newton cosine 30 is equals 0. So, since walang shift solve tong calculator ko, ayon dito sa notes ko, ang lumabas na value ng FAC is 48,989.79 newton. So, label natin to as B. So, meron ka na nito mga value na to. Ngayon, yung FAB mo at FAC na nakuha mo nung nag-solve ka dito ng mga formula na to at nilapat mo sa equation 1, makukuha mo na ngayon ang weight W kung magbabasehan mo ang equation 2. So, dito natin isusulat ang equation 2. So, using equation 2, substitute mo yung A and B. Ano ba equation to natin? Diba ito? FAC sine 45 degrees minus W plus FAB sine 30 degrees is equals 0. So, 48,989.79 sine 45 minus, syempre W yung unknown mo, plus 40,000 sine 30 equals 0. So, yun yun. So, dito, makuha natin yung weight W. Ay, dito sa notes ko, ang weight W na na-generate is 54,641.013 newton. So, hindi mo pa masasabi na ito yung weight na ikaw consider mo. Kasi, ang pinagbasehan mo pa lang is yung stress pa lang na nag-act doon sa wire AB mo. I-consider naman natin, guys, yung stress na nag-act sa wire AC. So, ito yun, diba? Ito siya, sa wire AC. So, considering wire AC, ito natin siya sa next page. So, using stress ng AC na 150 megapascals naman, tapos area AC mo naman na
200 square millimeters. So, balikan natin, stress is force over area. Kaya, para makuha mo yung FAC, dito, stress AC times area AC. So, stress AC is 150 Newton per square millimeter multiplied by 200 square millimeter. So, cancel out. So, observe natin. 150 times 200. Lalabas ay 30,000 Newtons. So, FAC is 30,000 Newtons. So, leave behind muna natin to. Gawin natin siyang C. Substitute natin to sa equation equation 1. Substitute C to equation 1. Ano ba yung equation 1, guys? Check natin. Equation 1 natin ito. Itong FAC cosine 45. So, ilapat mo na natin dito. FAC cosine 45 degrees minus FAB cosine 30 degrees equal 0. So, ilapat natin siya dito. Sa equation na to. Kaya, 30,000 Newton cosine 45 degrees minus FAB cosine 30 equals 0. So, mag-shift solve ka dyan. Ayon sa notes ko, ang lumabas daw na force AB is 24,494.897 Newton. So, consider natin to as D. Then, substitute natin yung C tsaka D to equation 2. Ano ba equation 2 natin? Tingnan natin, equation 2. Ito yon. So, FAC, sulat ko ulit. FAC sine 45 minus W plus FAB sine 30 equals 0. So, dito natin makukuha yung isa pang W. Substitute natin, guys. So, yung C is 30,000 Newton sine 45 degrees minus W plus FAB 24,494.897 Newton sine 30 degrees equals 0. So, mag-shift solve ko dyan ulit or transpose ka, ang lalabas daw dyan na W mo ay 33,460.652 Newton. So, meron ka na ulit nakuha na isang W. Kanina, yung nakuha mong W sa naunang page ay 54,641.013 Newtons. Kung pagbabasehan mo yung 100 megapascal na nag-act sa yung wire AB. Sa wire AC, nung kinonsider naman natin, ang lumabas natin na weight ay 33,460.652 Newtons. So, therefore, ang hinihingi sa atin, guys, is largest weight. So, therefore, yung largest weight na pwede natin i-apply is W 33,460.652. Dito, sa strength of materials, guys, palagi natin i-consider yung magiging safe yung condition ng system mo. Kaya, since dalawang weight ang nakuha natin, yung 54,641.013 Newton kanina at itong 33,460.652 Newtons, piliin natin yung mas maliit ngayon na weight para maging safe yung iyong system. So, dito guys, makita nyo na yung simple stresses and normal stress na pinag-aralan natin sa statics or engineering mechanics na gagamit natin sa
strength ng materials upang magkaroon tayo ng decision making sa pamimili ng desired natin na sukat or specifications ng object na i-apply natin sa system. So, ganun lang kasimple yung pagre-refresh natin sa normal stress in terms of pag-iisip kung ano yung weight na i-apply para doon sa system. So, largest weight is 33,460.652. So, dadako tayo sa iba pang mga topics or basics ng strength of materials. So, let's go for problem number 2. So, dito na tayo sa problem number 2. Ito naman guys, patungkol na to sa shear stress or direct shear stress. Ulitin ko, direct shear stress. So, from the rivet and plate assembly shown, what minimum diameter is required if P is equals to 20 kN and the rivet has a working stress in shear of 60 megapascals only? So, consider the figure na nasa ibaba. Meron tayong dalawang pwersa na nag-act. P, both sides, opposite sila. Tapos, meron ka ditong rivet. Nag-create siya ng hole hanggang pababa. So, therefore, may certain diameter yung rivet mo. Since patungkol tayo guys sa shear stress, yung shear stress guys, tandaan natin, yung pwersa is ano, parallel siya doon sa resisting area mo. So, consider, halimbawa, ito yung area. Yung cross-sectional area na nakatagilid. Dadaan doon yung pwersa mo. Kaya pag sinabing shear stress, yung keyword dyan, masisira. Yun daw yun, sabi ng prof namin. Masisira daw yung object. Pero, tandaan natin, parallel yon pag shear stress. Okay? So, consider natin to. Since naghilahan yung pwersa mo, ang tendency, yung pwersa mo na nasa loob, magkakaroon ng stress doon sa surface ng iyong butas ng rivet. So, di ba, parang may ano yan, parang may ganyan yan sa loob. Dadaan doon. Yan. So, yun yung is diameter. Yung P mo, 20 kN, yung kabila, may working stress na nabinigay in shear, ha? 60 megapascals only. Ito na yun, 60 megapascals only. So, may P na 20 kN, di ang ininya. So, recall, formula for shear stress, sinabi na kanina, V over A. Or, syempre, itong P mo, pwede rin. Ganun lang din yun. Kahit ano naman designation ng ano mo, shearing force, for as long as sinabi sa problem na shearing siya, yung P mo or yung V, yun ang gagamitin mo na a variable for the forces. So, shear stress, meron kang 60 megapascal. Yan, newton per millimeter squared yan. So, equal siya sa 20 kilonewton. Ilan sa newtons? 20,000 newtons. Hiningi sa'yo, diameter. So, since diameter ang hiningi sa'yo, ano dapat ang gawin? Ano ba ang formula ng area ng circle? Pi over 4 d squared. Diba? Kaya ilalapat mo doon yung formula ng area ng circle. So, pi over 4 d squared. So, dapat ang dimension mo dyan naka millimeters. So, ayon sa aking notes, ang nakuhang diameter is 20.601 millimeters. So, yun yung ating sagot para sa problem number 2. So, ganun lang kasimple guys pag shear stress or lalo na pag direct shear stress. Parallel siya dun sa resisting area mo. Kaya, automatic yan pag nakita kayo ng ganyang problem, ito na agad ang gawin yung technique ng pagsasolve. Consider mo yung area nung rivet na yon, pi over 4 d squared. Okay? So, ganun lang siya kasimple. Kasi parallel ito dito sa pwersa mo na nag-act. Next problem, problem number 3.
we go to shear stress pa rin, direct shear stress, yung tinatawag nating punching shear. Pero bago yon guys, di ba wala tayong problem na tinatakal dito regarding double shear. Sa double shear naman guys, kung meron kang nag-act dito sa gitna, gaya ng pinakita ko sa diagram sa inyo kanina, kapag meron kang nag-act dito sa gitna, ita times 2 mo lang yung area. Hangga times 2 ka lang sa area, kasi ang mangyari dyan, ano eh, meron kang isang buo dito, meron kang isang buo dito na area sa gitna, tapos yung area na to na magkabila, maghahati sila para maging isang buo sila doon. Okay, kasi ang mangyayari doon, hindi ano eh, hindi equal yung ano, hindi equal yung distribution ng area dito. Pag naglagay ka ng area sa gitna, yung area noon, o naglagay ka ng tabla, nagpatong ka sa gitna, yung area na dadaanan ng rivet is ano, siya yung isang buo nung dalawa na pinagsama. Kaya mangyayari, magiging twice ka lang sa area. Pag double shear, mag-times 2 ka lang dito. Okay? Yun lang yun. So, punching shear naman tayo. Punching shear, guys, is direct shear. Ano naman siya? Direct shear pa rin siya. Under pa rin ng direct shear. So, what force is required to punch a 20 mm diameter hole in a plate that is 25 mm thick? The shear strength is 350 meganewtons per square meter or 350 megapascals. So, consider the figure. Meron ka daw punching shear. May 4 speed ka. So, binutas mo to. Itong plate na to. Since nagbutas ka, yung pinambutas mo dun, o yung butas na na-create is, so, di ba? Mangyari dyan, yung diameter ng pinambutas mo, o butas na na-create is 20 millimeter. Tapos, since nag-punch out ka doon, yung thickness na na-create na kinonsider syempre, yung thickness ng plate is 25 millimeters. So, hinihingi sa'yo is puwersa. So, balikan natin, kapag punching shear, we have the formula shearing stress equals to force over pi d. Paliwanag ko sa inyo guys kung bakit tayo nag-come up ulit dito sa pi dt na to. Consider mo itong area na to. Pag nakaharap sa'yo, ito yung sa butas. Meron kang thickness doon. Meron kang diameter na kinonsider. Tapos, kukonsider mo dyan yung pi d niya. Kasi, itong pi d, siya yung circumference, di ba? Kasi ang tatama is, ano, ito, naka-parallel siya dito. So, rectangle siya. So, since rectangle is length times width, consider mo na length dyan is pi d, yung width mo is thickness. Kaya, magiging pi dt yan dito. So, ilapat na natin. Shear strength is 350 newton per millimeter squared is equals to, hiningi sa'yo force P, yung pi mo is, yun na yun, nasa calcio naman yan, 3.1416. So, mahaba yung ano na yun, value na yun. Yung diameter mo na kukonsider dyan is yung 20 millimeter. So, 20 mm. Thickness mo, 25. So, magsiship solve ka dyan, guys. Or, itranspose mo ito. Punta rito para makuha yung P. So, wag muna tayo magsiship solve. Turo mo sa inyo yung pagka-transpose. So, para makuha ang P, 350 newton per square millimeter times pi times 20 mm times 25 mm. So, ano magka-cancel na units dyan? mm squared. Tapos, yung pi mo, unitless naman yan. So, multiply na lang sa ibang mga nasa equation mo.
So 350 times pi times 20 times 25. Kuha mo dyan 54,000 or 549,000. (clears throat) 778.714 newton. Masyadong malaki, gawin mong kilo newton. So 1000 newton, 1 kilo newton. So divide 549.778 kilonewtons. So ayun pala yung pwersa na kinakailangan para ma-punch yung 20 mm diameter hole na mayroong thickness yung plate mo na 25 mm. So yun yung sa punching shear. Ganun lang kasimple. So next problem tayo, guys. So we have problem number 4. So problem number 4, patungkol naman to, guys, sa indirect shear stress or tinatawag natin na induced shear stress. So label natin. So indirect shear. So indirect shear stress siya, guys. So the rectangular rod 50 mm by 100 mm is used as a compression block. The grain of wood makes a 20 degree angle with the horizontal. Determine the largest axial force P that can be applied safely if the allowable stresses on the plane of the grain are 20 megapascals for compression and 5 megapascals for shear. So given we have stress C or normal stress siya, 20 megapascals. Compression to, guys, ha. Si sabi, may allowable stresses ka na 20 megapascals for compression. Pag compression, normal stress yon or sigma. Tapos 5 megapascals naman for shear. So sa shearing stress naman siya, ibinigay na 5 megapascals. Required sa'yo, force P na mag-act dito sa rectangular rod mo. Indirect shear siya, guys, kasi meron kang angle na 20 degrees na kung saan ang mangyari dyan, parang babaliin siya or puputulin itong wire na to or rod na to, magkikreate siya ng 20 degree angle. Makikita nyo, guys, yung tinatawag natin na indirect shear stress. So let's go, let's solve na natin. Solve na natin to. So solution, consider natin itong figure na to. So, halimbawa, create tayo dyan ng isa pang figure. Sensya na kayo, di ako marunong masyadong mag-drawing. Ipapakita ko sa inyo. Tapos, yan. Kita nyo, guys, meron dito nag-act na 20 degrees na hiwa. Nahihiwa itong rod na to. So, consider mo yung P, meron siyang components. Meron siyang vertical component na P sub N or normal force mo dun. Tapos yung P mo mismo na parallel dun sa shearing ano mo, shearing surface mo,
inyong PIMO. Tapos, yung piece of S mo, guys, na naging kabahagi siya nung iyong shearing action. Yeah, yun yun. Tapos, next mo gagawin, consider mo muna yung compression. Since stress ng compression is 20 megapascals, mangyari dyan is stress C is equals to PC over AC. Diba original position? Original position kasi ito guys eh. Since original position niya to, mag-create siya ng compression, consider mo muna itong stress C mo na PC over AC. So, since una natin pagbabasehan yung compressive stress is equals to PC over AC, ito yung original position, di ba? Hindi pa siya nag-undergo ng deformation dito sa part na to. Kaya, PC is equals to stress C times AC. So, para makuha yung P sub C, ibinigay na stress, compressive stress, 20 newtons per square millimeters multiplied by 50 millimeter by 100 millimeter. Bakit itong 50 by 100 ang kinamit? Dahil original pa yung magbabasehan mo muna. So, di ba meron kang 50 millimeter plus 100, yun yung unang magbabasehan mo. Kaya, ang makuha mong P sub C dyan ay 100,000 newton. So, hindi pa ito yung hinihingi na axial force P para dito. Ngayon, ano ba dapat mong pagbasehan? Yung nag-undergo na ng deformation. So, dun ka na sa undergoing deformation. So, undergoing deformation. So, yun na yung nakak na ano, paslant na force. Kaya mangyari dyan is magkakaroon ka ng force triangle. So, since meron kang 20 degrees, di ba ito 100 to? Yan yun eh. Ito yan. Yan yun. Tapos, consider mo to as L prime. Ito na yung magiging bago mong length na ikaw consider kasi naghiwa ka na, nagputol ka na. So, pagbasehan mo yung trigonometry. So, katawa tayo guys. Cosine 20. So, cosine theta, di ba? Cosine theta. Anong alit ng cosine theta? X over R. Kaya, cosine ng 20 degrees is equals to 100 over L prime, 100 millimeter. So, kunin mo yung L prime, yung X mo, ay yung R mo. So, L prime is 106.42 millimeters. So, new value, ito yung new value of length. Yan na yun. Then, ang magiging pinakasagot mo dyan ngayon ay ito. Since may new value of length ka na, thus, shear stress is force over shearing area. So, 5 newton per millimeter squared, binigay yan. So, P, ito na yun, yung axial force P, 50 millimeter, yung nakuha mo ng bago na 106.42 millimeters, makuha mo dyan P is 26,605 newtons. So, therefore, ito yung i-consider mo na force P kasi
nagbabasehan mo naman ang shearing stress. Kasi meron kang slant or yung magkaroon ka ng hiwa na 20 degrees doon sa mismong object mo. So, huwag mong pagbasehan yung compressive stress kasi hindi niya may papaliwanag ng gusto yung 20 degrees na nag-act doon sa rectangular rod mo. So, therefore, ito yung sagot. Pagbasehan ang shearing stress dahil indirect shear stress itong problem na to. Kung may nakita kayong ganitong problem, indirect shear stress yun. So, bago tayo dumako sa ating last problem, number 5 and number 6, paliwanag ko muna sa inyo ang meaning ng tinatawag nating bearing stress. So, bearing stress is under siya ng normal stress or compressive stress, wherein a contact stress, yung meaning niya, contact stress between two bodies, also known as crushing stress, and compressive stress, but it's external in nature. So, tingnan nyo guys, yung figure natin. Yan. Meron tayong plate. Meron tayong force P na nag-act sa gilid, tapos yung diameter ng rivet kinonsider. Yung butas na nakreate ng rivet. So, contact surface area mo yon, tapos may projected area ka ng contact surface. So, yung projected area ng contact surface, iba siya sa pinakilala ko sa inyong formula sa punching shear kanina kasi shearing naman yon. Dito, kukonsider mo lang yung diameter tsaka thickness. Kaya, yung bearing area mo is A sub B is equals to D times T, diameter of the rivet times the thickness nung butas na na-create. Ganun lang kasimple. Para mas maintindihan ninyo, mag-solve tayo ng problems. So, we go to problem number 5. So, problem number 5. And we have from a plate and rivet assembly previously shown. Yan, pinakita na sa inyo kanina. Kung yung P daw 200 kN saka yung D is 50 mm, what minimum plate thickness is necessary for a bearing stress not exceeding 100 MPa? So, solution, may given ka na P. So, given, may given ka na P na 200 kN. Tapos, diameter 50 millimeter. Tapos, may stress ka ng bearing na 100 megapascals. Tapos, ang area bearing mo is D times T. Yun yun. So, solution. Diba, bearing stress is equals to P over area ng bearing. Ganyan. Kaya substitute mo lang. May bearing stress ka 100 megapascals equal sa P. Ano yung P mo? 200 kilonewtons. 200,000 newtons. Over. So may D ka na 50 millimeter. Ngayon yung T. So, chip solve nyo guys, makuha nyo yung thickness dyan na 40 millimeters. So, ganun lang kasimple pala pag bearing stress. So, mag-come up tayo sa last problem para mas maintindihan nyo yung bearing stress. So, for our last problem for this topic, pagkatapos nito, ng video na to, dadako naman tayo sa topic natin na thin-walled pressure vessels. So, ibang topic na yun. So, ito, last problem ng bearing stress. So, two boards, each 4 inches wide, are joined by the 3/4 inch diameter bolt. If the working stress for wood are 800 psi in tension and 1,500 psi in bearing, find the largest allowable value of the force P. So, consider guys, ang picture na ito na ipinapakita ko sa inyo ngayon. So, ito siya, figure
wherein makita nyo guys na merong tatlong board dyan na magkakapatong. Tapos merong kang bolt na tagus-tagusan doon sa tatlong yon. So yung dalawang mong board, yung taas sa kababa, is P over 2 sila, yung pwersa nila. Hati sila ng force. Tapos yung sa gitna na board, iisang force lang yung ginamit niya. Kaya yun ay force P, tapos yung dalawa is P over 2. Yung dimension nun, 1 inch yung dalawang board mo, 1 inch yung thickness nila, tapos yung sa gitna is 2 inches. Tapos yung diameter ng bolt is 3/4 inches. Hiningi sa'yo, largest allowable value of the force P. So, given, ¾ inch or 0.75, W is 4 inches. Yung ano na, width yun ha, width. Tapos, yan, stress mo, working stress, tensile, kasi pahila, 800 PSI. Tapos, bearing stress mo, 1,500 PSI. So, required P. So, solution, unang may consider guys, yung tensile. Tensile is P over A. Diba, may force tayong P. Tapos, kunin mo dun yung P, tensile stress times the area. So P is equals to tensile stress times length times width. Yung sa board mo yun, length times width ng board. So P is 800 PSI, pounds per square inch to yung PSI ha, times length mo 4 inch, width mo 2 inch. So, cancel out yung inch squared mo, matira pound force. Nakuha dyan is 6,400 pound force. Ngayon, hindi pa pala yan yung final answer mo. Hindi yan yung sagot mo. Pagbasehan mo na ngayon yung bearing. Bearing stress is force over area bearing. Dahil meron kang bolt doon. So, itong 2 inches by 4 inches, yung kanina to sa, para sa tensile natin. So, umpisa. So, neglect natin siya pagdating dito sa bearing stress natin. So, para makuha yung force P doon, P is equals to bearing stress times area ng bearing. So, P is bearing stress times DT. Kaya, ang P mo dyan, 1,500 PSI. Times diameter ng bolt 3/4 inch times thickness 2 inch. Cancel out inches. Cancel out inch squared. Matira pound force. Makuha mo dyan 2,250 pound force. So, automatically, since bearing stress involve ang bolt mo, ito ang magiging allowable value ng force P mo. At hindi mo babasehan yung ginamit o yung na-obtain na P doon sa tensile stress mo. So, ganun lang kasimple guys yung topic natin sa araw na ito regarding shear stress and bearing stress. At nagpasimula tayo ng problem sa una na about sa normal stress. So, napaka-basic lang, guys. Ito yung mga ginagamit na fundamentals para sa strength of materials. So, better na kayo din sa bahay, mag-solve din kayo ng mga following problems upang madaling mag-identify ng mga solutions na hiningi sa bawat problem regarding strength of materials. So, marami pa tayong pag-aaralan, guys. Stay tuned lang kayo. At don't forget to subscribe to my channel para kayo updated sa aking iba pang mga
i-upload na video tutorials. So next video na aking i-upload patungkol ito sa thin walled pressure vessels. At nawa, may natutunan kayo sa pinag-aaral natin ngayong araw na ito sa basics ng strength of materials, magagamit nyo ito para sa inyong mga exams, lalo na sa mga lalapit ang kanilang board exam sa 2021. So maraming salamat guys sa panonood ng video na to. Hoping may kayo may natutunan. Again, this is Engineer John Ligia. Maraming salamat sa panonood and God bless us all.